What's up mga kapodi? Welcome back to my channel, Modi Homeboy TV. So, in this video, tuturuan ko naman kayo kung paano i-operate itong aking ginawang fully automatic na incubator. So, bakit ko siya tinawag na fully automatic? Kasi automatic na yung temperature niya, automatic na yung turner niya, automatic na rin po yung kanyang humidity control, no? Automatic na rin po yung kanyang tinatawag nating auto water refill. Nice ba yun? Pero hindi lang yon. Meron din siyang installed na inverter. At sasalpakan na lang siya ng battery ng may-ari. So, this video serves as guide rin po para sa mga para po dun sa bumili at sa mga future pa na bibili ng incubator na to. Okay? Let's go. So, ito po ang ating incubator ng kabuuan. Bali, ito po ay 108 setter tsaka 108 din po yung kanyang hatcher. Ayan po. So maraming salamat nga po pala kay Sir Henner ng Sorsogon na siyang nagtiwala sa atin na magpagawa nito. Nakakatuwa kasi na gano siya, full payment po nung binayar niya to. Doon pa lang masaya ka na dahil may nagtitiwala sa'yo. Ayan po, no? Bali, ang gagawin, pagdating sa inyo na ito, sir, tatanggalin nyo na po yung takip nito. Tanggalin natin. Bali, meron yung apat na tornilyo lang. So, ito na yung loob ng ating incubator, no? Ito yung wiring natin, no? Ginamitan natin ng terminal block. So, sa loob, meron tayong inverter at yung mga relay natin. So, ang gamit nga po pala nating controller dito is Lilitech ZL7801. Bali, 3-in-1 control na po ito. It can control the egg turner timer, thermostat, and humidity. Okay? So, bali, pagdating sa inyo po, para may operate nyo, itong humidifier natin, kailangan natin, yung dulo niya, may connect dito sa power supply. Okay? So, paano i-connect yon? Itong humidifier natin, pasok lang natin dito sa loob dito. Yan o. Connect lang natin dito. Ito po. Push lang natin. Yan. Tapos, tupi na lang to natin dito sa manlalilig. Pwede rin i-cable tayo nyo lang po kasi hindi nyo na rin gagalawin yun eh. Ayan po, no? And then, ibalik na natin yung takip. Okay na? Next natin lalagay is yung ating water tank. So, tinuro ko na to doon sa previous video ko. Ito yung tank natin, no? Yung hose, pasok lang natin dito. Ibutas tayo dito. Siya. Tapos, ito na mga ating lagay natin dito. Yung humidifier na, lagay natin dito. Yung humidifier natin, lalagay natin dito. Sa loob. Okay? Tapos, tungos natin, pasok natin. Ito siya. Tapos, ito, meron yung takip. Mapansin yung apat na butas lang yan kasi malakas ang maglabas ng humidity dito. Kung mahina man, pwedeng dagdagan natin yung butas. Okay? Or huwag nang takpan naman. Or dagdagan lang natin yung butas. Okay? So yan, ganyan po dapat ang pwestiyon yan, no? Okay? So next, lalagyan natin siya ng tubig. So yan po, no? Lalagyan na natin siya ng tubig. Unti-unti, bababa na dito yan sa loob. Ito guys, no? Mapapansin nyo na puno na ng tubig yung ating water pan. I mean, may tubig na siya. Paano natin masasabi na nasa tamang level siya? So yun, no? Dapat lalagpas siya dito. Mapapansin nyo itong medyo patulis na yan ng ating medyo patulis, may metal yan sa taas eh, parang yung pinaka sensor niya.
dapat lalagpas dyan yung tubig. Kasi pag hindi magpas dyan, hindi mag-activate yung, or hindi mag-on yung ating humidifier. No? Bali yun yung, isa yun sa mga switch niya. Yan, pati yung thermostat, ay pati yung humidity control natin. Okay? Kahit i-on siya ng humidity control, kung hindi lumagpas dyan ng tubig, hindi rin siya mag-on. Parang safety niya po yun. So, yan. So, pag may tubig na po, gagawin natin dyan is ipipreheat na natin yung ano, ang ating incubator. So, bago tayo maglagay ng itlog sa mga tray, kailangan yung incubator natin naka-on na siya for a minimum of 5 hours. No? Para yung init is buong-buo na sa loob. Hindi yung pagpasok pa lang, pag ipasok mo yung itlog, dun pa lang siya magpapainit. Hindi po ganun. So, start na natin siya. So, isara na natin to. So, paano siya yun? Saksak lang natin yung kanyang ano, plug. Ito. Ito. Pagkasaksak mo dyan, dito galing yung plug na. Nandito na rin yung ating fuse. Pagkasaksak natin ng plug, makikita mo itong ating supply. Ang ibig sabihin ng green is merong ano, meron tayong power supply na on na. Or meron ng susupply na 220 sa ating dito. Pero hindi pa siya naka-on dyan. Okay? So, ang gagawin natin, pagkasaksak ng plug, selpak na natin yung ating emergency battery. No? Negative sa negative. Ayan. Next ito. Okay. Ayan. Then, tingin natin switch. Switch on. Sa taas natin. Tapos, itong sa egg turner, automatic natin. Sa taas din. Bali, naka-automatic na yung ating egg turning. No? Tapos, itong right and left sa manual to. Yan gagana. Yan o, hindi siya gumagana, di ba? Gagana lang yan kapag linagay natin yung external natin sa manual. Yan. Di ba lang siya gumana, no? Okay. So, dito na tayo. Itong ating thermostat, nakaset siya ng ano, 37.2 to 37.8, yun yung range niya. Okay? So, mamamatay yan kapag nag 37.8 na, tapos mabubuhay ulit siya kapag 37.2. Okay? So, alternate yung display natin every 5 seconds. So, ngayon, so temperature natin 31.9. Tapos, 68.2% yung humidity natin. Mataas yan kasi hindi pa lang ng ating incubator. Dahil malamig pa siya. Habang umiinit yan, bababa yun. No, kaya nga sabi ko, kailangan naka-preheat siya ng 5 hours. No? Ngayon, pansinin mo. Yung humidifier natin, hindi pa naka-on. Kasi nga, ang nakaset natin sa humidity for day 1 to day 18 is 50% to 60%. Yun ang maintaining niya. No? So ngayon, 67.8 siya. Kasi nga kabubukas pa lang. Mamaya, pag bumaba ng 50 yan, dun palang mag-on yung ating humidifier. So, painitin muna natin. Let's assume na 5 hours na po natin siyang nabuksan or na-on, no? So, sana tayo ngayon. So, bago tayo maglagay ng itlog, kailangan naka-level po yung ating mga layer. Kasi, mahirapan tayo maglagay ng itlog niyan, di ba? Ang gagawin lang natin, itong automatic and manual natin, no? Ilalagay natin sa manual. Tapos, itong ating, ang gagawin lang po natin, itong switch na to, automatic and manual, ilalagay natin sa manual, ipababa natin. Para makontrol natin yung tray. Ito yung pag-control ng tray, right and left, no? Ito, pansin nyo, pag left, papunsa sa kaliwa. Okay? So, pag binitawan mo yan, automatic siya mag-stop. Ngayon, para yan mo siya, pag nasa level na siya, yung neutral nyo, lagay lang sa gitna. Yan, naka-option yan. Okay?
pwede kayong tanggalin nyo to, tapos sabay-sabay nyo nang ilagay yung itlog. O kaya naman, nandyan, dyan nyo na ilagay yung itlog. Walang tayo ng itlog sa amin. Ito na po, yung itlog na dami lang po ito, no? So, sa paglalagay po ng itlog, kailangan yung patulis po nasa baba po, okay? Pag nailagay nyo na lahat ng itlog po dyan, bali, hahayaan nyo lang muna sila na magstay ng ganitong position for 24 hours. Kunwari, alas 5 ng gabi nyo sila, alas 5 ng hapon, nyo na sila nilagay, no? The next day, na alas 5 ng hapon din, dun nyo pa lang siya i-automatic. Itong ating ano, itong ating switch. Okay? Yan. Pag nag-automatic na yan, ibig sabihin, automatic na yung egg turner natin na magto-turn siya every 2 hours po. Okay? Ganun po yung gagawin natin. Paliwanag po ba yun? So, hanggang ano po yun? Bali, from day 1 hanggang day 18, mag-automatic turning po siya. Okay? Pagdating naman ng day 10, pwede na tayong mag-egg candler. So, kukunin, i-level muna natin yung ano natin, yung itlog, yung tray. Kukunin natin yung mga egg. Mag-egg candler naman tayo dito. Ang purpose dito is sisilipin natin kung merong similya yung itlog. So, ito yung switch po niya. Ito nyo lang. Ayan. Makikita na natin kung meron siyang similya. Ayan o. Hindi maliwanag lang dito pero makita naman kung meron. So ito, wala po siyang sibilya dahil dami lang po ito. Dahil lang sa sari-sari store. Okay? So gagawin natin yan day 10. Pero dahil excited ka, minsan day 5 pa lang ginagawa mo yan. Okay po yun? So yun, tapos automatic na po natin ulit. Yan po, no? Then, pagdating ng day 18 po, hatching period na, kailangan na natin silang tanggalin sa egg tray. Lalagay na po natin yung mga itlog dito sa ating tawag dito, sa ating hatcher. Bali, from day 19 to day 21, ano na po, stop turning na kasi nga nasa hatcher na sila. Dito na sila mag-start, mag-peep or mapisa. Okay? So, i-discuss ko naman po itong ating ano, parameters. Bali, itong thermostat natin, nakaset na po yan, yung cut-off niya is 37.2 to 37.8, no? But, ang initial temperature niya is 35.5. So, hindi yan hanggang 37.8. Tapos, mamatay na siya ng 37.8. Tapos, bababa ang temperature niya, no? Pagdating ng 37.2, sisindi ulit siya. So, hanggang na po yun, from day 0 hanggang mapisa sila, yun na po yun. Ngayon, sa humidity naman, sa humidity natin, magkaiba sila. From day 1 to day 18, ang range ng nakaset dito is from 50% to 60%. Yun yung maintaining niya. Okay? So, sa ngayon, nakaset yan ng ano, bali 60%. Tapos, ang hysteresis niya is 10. So, gagana yung ano, gagana yung humidity natin kapag below 50 siya. Okay? Tapos, paanda rin niya hanggang 60. Pag namatay siya, mamamatay siya ng 60. Pero ngayon kasi, ito yung humidity natin, 58.5. Kaya hindi siya gumagana kasi nga, yun ang pasok siya sa maintaining niya na 50 to 60%. Okay? So, itong, bali nagpalit nga pala ako ng, ano, ng tanki sa loob kasi yung dati, mas mababa siya. Nauuntog na itong, ano, itong ating bulb, kaya may chances na pumapaw. Bali ito, malakas kasi maglabas ng humidity. Kaya meron siyang takip, meron lang siyang apat na butas. Okay? So, ganun po yung settings niya sa day 1 to 18. Ngayon, pagdating naman ng day 19 to 21, kailangan ng settings ng humidity natin is nasa 70% to 80%. Or hanggang 85% pwede pa. Pero sa incubator na to, isa-set lang natin siya ng 70% to 80%. Okay? So, paano siya palitan? As you can see, ang ambient humidity natin ngayon, yung real-time humidity natin ngayon, is 59.2%. Yung display nga pala natin, nagbabago yan, interchange siya
every 5 seconds. Itong 35.4, ito yung temperature natin. Ayan, nakikita nyo to, itong 58.5, ito yung may percent, yun yung humidity. Ito naman yung icon ng thermometer, 35.4. No? Kunwari, nasa day 19 na tayo, mag-a-adjust na tayo ng humidity. Paano siya i-adjust? So, press lang po natin itong S, yung settings. Hold lang natin. For 4 seconds. Yan, nagbago na, no? 37.8, yan yung temperature natin. Pupunta tayo sa humidity. Pindutin natin itong letter P. Yan yung humidity, nakaset siya na 60%. I-adjust natin yan to 80%. Okay? Press nyo lang po ito, yung up and hold para mas mabilis. Yan, 80 na siya. Then, para mas safe, press S ulit for 4 seconds. Yan. Yun, no? Napansin nyo? Gumana na agad yung ating humidifier. Ayan, no? On na siya. Nakita nyo yung usok-usok dyan sa taas. Yan po yung sinasabi ko sa inyong Mr. Mist. Tingnan natin yung humidity natin kung tataas, no? So, ngayon, ang humidity natin is nasa 59.9. Patataasin niya hanggang 70 to 80. Up to 80. Pagdating ng 80, papatay na niya yung humidifier. Tapos, bababa hanggang, siyempre yun, natural, bababa na naman yun. Pag bumaba ng 70, tataas na naman siya ulit. Ibig sabihin, namimaintain na niya yung 70 to 80 humidity. So, tingnan natin kung tataas yung humidity. Bali, critical po ang humidity kapag dating ng hatching period. Kailangan mataas po yung humidity natin ngayon. At tulad ng pinaliwanag ko sa previous video natin, ito po sa taas. Click nyo po ito. Ito, click nyo po ito. Ayan, ang bilis tumaas, no? 61.8. So guys, no? Ito, umabot siya ng 67.5, no? So, yan na po yung ano niya. Ibig sabihin, tumataas po yung ating humidity. Bali, hindi ko na siya maihintay na umabot ng 80, no? So, yun po yung purpose ng ating humidifier. Kung walang humidifier, mababa po yung humidity natin. Hindi natin makukuha yung gusto nating humidity. So, yan po, no? So, yung dalawang butas na yun, dyan po lumalabas yung hamog. Ito po yung parang usok. Kaya po siya may takip kasi nakikita nyo ito, titilamsik yung tubig kapag wala siyang takip. Kaya naglagay tayo ng butas sa mga corner lang po. Dito rin, meron din siya dito. Okay? So dito ko na po tatapusin itong video natin. Ganyan po kasimple ang ating incubator. Fully automatic na po yan. Automatic temperature, automatic humidity, automatic egg turner. So, sana po kayo inasiyahan sa video na to. Huwag kalimutan po mag-subscribe at i-click ang notification bell para po kayo laging updated sa mga video natin. So, hanggang sa muli, this is Modi Homeboy TV. Maraming salamat po. Medyo nagmamadali po kasi ako ngayon dahil ipapack ko na tong incubator dahil ipapaship ko na po ito sa Sorsogon. So, shout out nga po pala ulit kay Sir Henner ng Sorsogon City. Maraming salamat po ulit sa pagtitiwala.